Unang mga hari, Kabanata 9. At nangyari, nang matapos ni Solomon ang pagtatayo ng bahay ng Panginoon at ng bahay ng hari, at ang lahat na nasa ni Solomon na kanyang kinalulugarang gawin, na ang Panginoon napakita kay Solomon na ikalawa, gaya ng siya'y pakita sa kanya sa Gabaon. At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Aking dininig ang iyong panalangin at ang iyong pamanhik na iyong ipinagbadya sa harap ko. Aking pinapaging banal ang bahay na ito na iyong itinayo upang ilagay ang aking pangalan doon magpakailanman. At ang aking mga mata at ang aking puso ay duroong palagi. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama sa pagtatapat ng puso at sa katwiran na gagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo, at iingatan mo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, ay aking ang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman, ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi makukulang sa iyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Ngunit kung kayo ay magsisihiwalay sa pagsunod sa akin, kayo o ang iyong mga anak, at hindi ingatan ang aking mga utos at ang aking mga palatuntunan na aking inilagay sa harap ninyo, kundi kayo'y magsisiyaon at magsisipaglingkod sa ibang mga Diyos at magsisisamba sa kanila, aking ang ihihiwalay ang Israel sa lupain na aking ibinigay sa kanila, at ang bahay na ito na aking pinapagimbanal sa aking pangalan ay aking iwawaksi sa aking paningin, at ang Israel ay magiging kawikaan at kakutyaan sa gitna ng lahat ng bayan. At bagaman ang bahay na ito ay totoong mataas, gayunmay ang bawat magdaan sa kanya ay magtataka at susutsut at kanilang sasabihin, bakit ginawa ng Panginoon ang ganito sa lupaing ito at sa bahay na ito? At sila'y magsisisagot, sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanilang mga magulang sa lupain ng Ehipto at nagsipanghawak sa ibang mga Diyos at sinamba nila at pinaglingkuran nila, at kaya't pinarating ng Panginoon sa kanila ang lahat na kasamaang ito. At nangyari sa katapusan ng 20 taon nang si Solomon ay makapagtayo ng 2 bahay, ng bahay ng Panginoon at ng bahay ng hari. Si Hiram nga na hari sa Tiro ay nagpadala kay Solomon ng mga kahoy na sedro at mga kahoy na abeto at ng ginto ayon sa buon niyang nasa, na binigyan nga ng Haring Solomon si Hiram ng 20 bayan sa lupain ng Galilea. At lumabas si Hiram sa Tiro upang tignan ang mga bayan na ibinigay ni Solomon sa kanya, at hindi niya kinalugdan. At kanyang sinabi, anong mga bayan itong iyong ipinagbibigay sa akin, kapatid ko? At tinawag niya, lupain ng Kabul hanggang sa araw na ito. At nagpadala si Hiram sa hari ng 120 talentong ginto. At ito ang kadahilanan ng atang na iniatang ng Haring Solomon.
upang itayo ang bahay ng Panginoon at ang kanyang bahay. At ang Milo at ang Kuta sa Jerusalem at ang Hazor at ang Megiddo at ang Geser. Si Paraong hari sa Ehipto ay umahon at sinakop ang Geser at sinunog ng apoy at pinatay ang mga Kananeo na nagsisitahan sa bayan at ibinigay na pinakabahagi sa kanyang anak na babae na asawa ni Salomon. At itinayo ni Salomon ang Geser at ang Beth Horon sa ibaba at ang Baalat at ang Tamar sa ilang sa lupain at ang lahat na bayan na inimbakan na tinatangkilik ni Salomon at ang mga bayan sa kanyang mga karo at ang mga bayan sa kanyang mga mangangabayo at yaong pinagnasa ang pagtayuan ni Salomon sa kalulugdan niya sa Jerusalem at sa Libano at sa lahat ng lupain na kanyang sakop tungkol sa lahat na tao na naiwan sa mga Amorheo, mga Hetheo, mga Pereseo, mga Hebeo at mga Jeboseo na hindi sa mga anak ni Israel sa kanilang mga anak na naiwan pagkamatay nila sa lupain na hindi nalipol na lubos na mga anak ni Israel ay sa kanila nagtindig si Salomon ng pulutong ng alipin hanggang sa araw na ito. Ngunit hinggil sa mga anak ni Israel ay walang ginawang alipin si Salomon, kundi sila'y mga lalaking mandidigma at kanyang mga lingkod at kanyang mga prinsipe at kanyang mga punong kawal at mga pinuno sa kanyang mga karo at sa kanyang mga mangangabayo. Ito ang mga punong kapatas na nangasa gawain ni Salomon, 550 na nagsisipagpuno sa bayan na nagsisigawa sa gawain. Ngunit ang anak na babae ni Paraon ay umahon mula sa bayan ni David sa kanyang bahay na itinayo ni Salomon na ukol sa kanya. Saka itinayo niya ang Milo. At maikatlo sa isang taon na naghahandog si Salomon ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan sa ibabaw ng dambana na kanyang itinayo sa Panginoon na pinagsusunugan niya ng kamangyan sa harap ng Panginoon. Ganoon niya niyari ang bahay. At nagpagawa ang Haring Salomon ng mga sasakyan dagat sa Esyon Geber na nasa siping ng Elat, sa baybayin ng dagat na mapula, sa lupain ng Edom, at sinugo ni Hiram sa mga sasakyan ang kanyang mga bataan, mga magdadagat na bihasa sa dagat, nakasama ng mga bataan ni Salomon, at sila'y nagsiparoon sa Ophir at nagsikuha mula roon ng ginto na 420 talento at dinala sa Haring Salomon. Unang mga hari, Kabanata 10. At nang mabalitaan ng reyna sa Seba ang kabantugan ni Salomon tungkol sa pangalan ng Panginoon, ay naparoon siya upang subukin niya siya ng mga mahirap na tanong. At siya'y naparoon sa Jerusalem na may maraming kaakbay, may mga kamelyo na may pasang mga espesya at totoong maraming ginto, at mga mahalagang bato
At nang siya'y dumating kay Salomon, ay kanyang inihiga sa kanya ang lahat na laman ng kanyang dibdib. At isinaysay ni Salomon sa kanya ang lahat ng kanyang mga tanong. Walang bagay na lihim sa hari na hindi niya isinaysay sa kanya. At nang makita ng reyna sa Seba ang buong karunungan ni Salomon at ang bahay na kanyang itinayo at ang pagkain sa kanyang dulang at ang pag-aayos ng kanyang mga alila at ang tayo ng kanyang mga tagapangasiwa at ang kanilang mga pananamit at ang kanyang mga tagahawak ng saro at ang kanyang sampahan na kanyang sinasampahan sa bahay ng Panginoon ay nawalan siya ng diwa at sinabi niya sa hari, "Tunay na balita ang aking narinig sa aking sariling lupain tungkol sa iyong mga gawa at sa iyong karunungan. Gayunmay, hindi ko pinaniwalaan ang mga salita hanggang sa ako'y dumating at nakita ng aking mga mata at narito, ang kalahati ay hindi nasaysay sa akin. Ang iyong karunungan at pagkaginhawa ay higit kaysa kabantugan na aking narinig. Maginhawa ang iyong mga lalaki. Maginhawa ang iyong mga lingkod na ito na nagsisitayong palagi sa harap mo at nakaririnig ng iyong karunungan. Purihin ang Panginoon mong Diyos na nalulugod sa iyo upang ilagay ka sa luklukan ng Israel sapagkat minamahal ng Panginoon ang Israel magpakailanman. Kaya't ginawa kanyang hari upang gumawa ng kahatulan at ng katwiran. At siya'y nagbigay sa hari ng 120 talentong ginto at mga espesya na totoong sagana at mga mahalagang bato. Kailan may hindi nagkaroon ng gayong kasaganaan ng mga espesya gaya ng mga ito na ibinigay ng reyna sa Seba sa Haring Salomon. At ang mga sasakyang dagat naman ni Hiram na nagsipagdala ng ginto mula sa Upir ay nagsipagdala ng saganang kahoy na almog at mga mahalagang bato mula sa Upir. At ginawa ng hari na mga haligi ang mga kahoy na almog sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari. At ginawa rin mga alpa at mga salterio sa mga mang-aawit. Kailan may hindi dumating ang mga gayong kahoy na almog o nakita man hanggang sa araw na ito. At ang Haring Salomon ay nagbigay sa reyna sa Seba ng lahat niyang naibigan at ang lahat niyang hiningi bukod doon sa ibinigay ni Salomon sa kanya na kaloob hari. Sa gayoy bumalik siya at umuwi sa kanyang sariling lupain, siya at ang kanyang mga lingkod. Ang timbang nga ng ginto na dumating kay Salomon sa isang taon ay 666 na talentong ginto. Bukod doon sa dinala ng mga naglalako at sa kalakal ng mga mangangalakal at sa lahat na hari ng halo-halong bayan at sa mga gobernador sa lupain. At ang Haring Salomon ay gumawa ng 200 kalasag na pinukpok na ginto. 600 siklong ginto ang ginamit sa bawat kalasag. At siya'y gumawa ng 300 ibang kalasag na pinukpok na ginto. 3,000 ginto ang ginamit sa bawat kalasag at ipinalalagay ng hari sa bahay na kahoy sa gubat ng Libano.
Bukod dito'y gumawa ang hari ng isang malaking luklukang garing at binalot ng gintong pinakamainam. May anim na baitang sa luklukan at ang pinakalangit ng luklukan ay mabilog sa likuran at may mga pinakakamay sa bawat tagiliran sa siping ng dako ng upuan at dalawang leon ang nakatayo sa siping ng mga pinakakamay at labing dalawang leon ang nakatayo roon sa isang dako at sa kabilang dako sa ibabaw ng anim na baitang. Walang nagawang gayon sa alinmang kaharian at ang lahat na sisidlang inuman ng Haring Salomon ay ginto at ang lahat na sisidlan sa bahay na kahoy sa gubat ng Libano ay taganas na ginto. Walang pilak. Hindi mahalaga ito sa mga kaarawan ni Salomon sapagkat ang hari ay mayroon sa dagat na mga sasakyan na yari sa Tarsis na kasama ng mga sasakyan dagat ni Hiram. Minsan sa bawat tatlong taon ay nanggagaling ang mga sasakyan dagat na yari sa Tarsis na nagdadala ng ginto at pilak at garing at mga unggoy at mga paboreal. Sa gayoy, ang Haring Salomon ay humigit sa lahat ng mga hari sa lupa, sa kayamanan at sa karunungan. At hinanap ng buong lupa ang harapan ni Salomon upang makinig ng kanyang karunungan na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. At sila'y nagsipagdala bawat isa ng kani-kaniyang kaloob na mga sisidlang pilak at mga sisidlang ginto at damit at sandata at mga espesya, mga kabayo at mga mula na sangayon taon-taon. At pinisa ni Salomon ang mga karo at ang mga ngabayo at siya'y may 1,400 karo at 12,000 mga ngabayo na kanyang inilagay sa mga bayan ng mga karo at kasama ng hari sa Jerusalem at ginawa ng hari na maging gaya ng mga bato ang pilak sa Jerusalem at ang mga sedro ay ginawa niya maging gaya ng mga puno ng sikomoro na nasa mababang lupa dahil sa kasaganaan. At ang mga kabayo na tinatangkilik ni Salomon ay inilabas sa Ehipto. At ang mga ngalakal ng hari ay nagsitanggap ng kawan ng mga yaon. Bawat kawan ay sa halaga. At kanilang isinasampa at inilalabas sa Ehipto ang isang karo sa halagang 600 siklong pilak at ang isang kabayo ay sa 150. At gayon sa lahat ng mga hari sa mga Heteo at sa mga hari sa Syria ay kanilang inilabas sa pamamagitan nila. Unang mga hari, Kabanata 11. Ang Haring Salomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Paraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Idumiya, Sidonia, at Hiteya sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso
sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabit si Salomon sa mga ito sa pagsinta. At siya ay nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae. At iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sapagkat nangyari nang si Salomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David na kanyang ama, sapagkat si Salomon ay sumulod kay Astaroth, diyosa ng mga Sidonio, at kay Milcom, na karumal-dumal ng mga Amunita, at gumawa si Salomon ng masama sa paningin ng Panginoon, at hindi sumunod na lubos sa Panginoon, na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Nang magkagayoy, ipinagtayo ni Salomon ng mataas na dako si Kemos, na karumal-dumal ng Moab, sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem, at si Moloch na kasuklam-suklam ng mga anak ni Amon. At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa na nagsunog ng mga kamangyan at naghain sa kani-kanilang mga Diyos. At ang Panginoon nagalit kay Salomon dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa. At siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito, na siya ay huwag sumunod sa ibang mga Diyos. Ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Salomon, "Yamang ito'y nagawa mo, at hindi mo iningatan ang aking tipan at ang aking mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo, walang pagsalang aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Gayunmay sa iyong mga kaarawan ay hindi ko gagawin alang-alang kay David na iyong ama, kundi sa kamay ng iyong anak aking aagawin. Gayunmay, hindi ko aagawin ang buong kaharian, kundi ibibigay ko ang 1 lipi sa iyong anak alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem na aking pinili, at ipinagbangon ng Panginoon si Salomon ng isang kaaway na si Adad na Edomeo. Siya'y sa lahi ng haring sa Edom, sapagkat nangyari, nang si David ay nasa Edom, at si Joab na puno ng hukbo ay umahon upang ilibing ang mga patay, at nasaktan ang lahat na lalaki sa Edom, sapagkat si Joab at ang buong Israel ay natira roong 6 na buwan, hanggang sa kanyang naihiwalay ang lahat na lalaki sa Edom, na si Adad ay tumakas, siya at ang ilan sa mga Edomeo na kasama niya na mga bataan ng kanyang ama upang pumasok sa Ehipto, na si Adad nooy munting bata pa. At sila'y nagsitindig sa Madyan at naparoon sa Parang. At sila'y nagsipagsama ng mga lalaki sa Parang. At sila'y nagsiparoon sa Ehipto kay Paraon na hari sa Ehipto, na siyang nagbigay sa kanya ng bahay at naghanda sa kanya ng pagkain,
at nagbigay sa kanya ng lupa, at si Adad ay nakasumpong ng malaking biyaya sa paningin ni Paraon, na anupat kanyang ibinigay na asawa sa kanya ang kapatid ng kanyang sariling asawa, ang kapatid ni Tapenes na Rena, at ipinanganak ng kapatid ni Tapenes sa kanya si Henubat, na anak na lalaki niya, na inihiwalay sa suso ni Tapenes sa bahay ni Paraon, at si Henubat ay nasa bahay ni Paraon sa kasamahan ng mga anak ni Paraon. At nang mabalitaan ni Adad sa Ehipto na si David ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at si Joab na puno ng hukbo ay namatay, sinabi ni Adad kay Paraon, "Payaunin mo ako upang ako'y makauwi sa aking sariling lupain." Sinabi nga ni Paraon sa kanya, "Datapwat, anong ipinagkukulang mo sa akin na narito, ikaw ay nagsisikap na umuwi sa iyong sariling lupain?" At siya'y sumagot, "Wala. Gayunmay, isinasamo ko sa iyo na payaunin mo ako sa anumang paraan." At ipinagbangon ng Diyos si Solomon ng ibang kaaway, na si Rezon na anak ni Eliada, na tumakas sa kanyang Panginoon kay Adadeser na hari sa Soba, at siya'y nagpisan ng mga lalaki at naging puno sa isang hukbo nang patayin ni David ang mga taga-Soba, at sila'y nagsiparoon sa Damasco at tumahan doon at naghari sa Damasco, at siya'y naging kaaway ng Israel sa lahat ng kaarawan ni Solomon, bukod pa sa ligalig na ginawa ni Adad. At kanyang kinapuotan ang Israel, at naghari sa Syria, at si Jeroboam na anak ni Nabat na Eprateo sa Sereda, na lingkod ni Solomon, na ang pangalan ng ina ay Serba, na baong babae, ay nagtaas din ng kanyang kamay laban sa hari, at ito ang kadahilanan ng kanyang pagtaas ng kanyang kamay laban sa hari. Itinayo ni Solomon ang Milo at hinusay ang sira ng bayan ni David na kanyang ama, at ang lalaking si Jeroboam ay makapangyarihang lalaki na matapang. At nakita ni Solomon ang binata na masipag, at kanyang ipinagkatiwala sa kanya ang lahat na gawain ng sambahayan ni Jose. At nangyari nang panahong yaon, nang si Jeroboam ay lumabas sa Jerusalem, na nasa lubong siya sa daan ng propeta Ahiyas na Silonita. Si Ahiyas nga ay may suot na bagong kasuutan, at silang dalawa ay nag-iisa sa parang. At tinangnan ni Ahiyas ang bagong kasuutan na nakasuot sa kanya, at hinapak ng 12 putol, at kanyang sinabi kay Jeroboam, "Kunin mo sa iyo ang 10 putol, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, narito, aking aagawin ang kaharian sa kamay ni Solomon, at ibibigay ko ang 10 lipi sa iyo, ngunit mapapasa kanya ang 1 lipi dahil sa aking lingkod na si David, at dahil sa Jerusalem, na bayan na aking pinili sa lahat ng mga lipi ng Israel, sapagkat kanilang pinabayaan ako
at sinamba si Astaroth na diyosa ng mga Sidonyo. Si Kemos na diyos ng Moab at si Milcom na diyos ng mga anak ni Amon. At sila'y hindi nagsilakad sa aking mga daan upang gawin ang matuwid sa aking paningin at upang ingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Gayunmay, hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanyang kamay, kundi aking gagawin siyang prinsipe sa lahat ng karawan ng kanyang buhay, dahil kay David na aking lingkod na aking pinili, sapagkat kanyang iningatan ang aking mga utos at ang aking mga palatuntunan, kundi aking kukunin ang kaharian sa kamay ng kanyang anak at ibibigay ko sa iyo sa makatwid bagay ang 10 lipi at sa kanyang anak ay ibibigay ko ang 1 lipi upang si David na aking lingkod ay magkaroon ng ilawan magpakailanman sa harap ko sa Jerusalem na bayang aking pinili upang ilagay ang aking pangalan doon. At kukunin kita at ikaw ay maghahari ayon sa buong ninanasa ng iyong kaluluwa at magiging hari ka sa Israel at mangyayari kung iyong didinggin ang lahat na aking iniuutos sa iyo at lalakad ka sa aking mga daan at gagawin ang matuwid sa aking paningin upang tuparin ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos gaya ng ginawa ni David na aking lingkod na ako'y sasa iyo at ipagtatayo kita na isang tiwasay na sambahayan gaya ng aking itinayo kay David at ibibigay ko sa iyo ang Israel. At dahil dito'y aking pipighatiin ang binhi ni David. Ngunit hindi magpakailanman. Pinagsikapan nga ni Salomon na patayin si Jeroboam. Ngunit si Jeroboam ay tumindig at tumakas na napasa Ehipto kay Sisak na hari sa Ehipto at dumoon sa Ehipto hanggang sa pagkamatay ni Salomon. Ang iba nga sa mga gawa ni Salomon at ang lahat na kanyang ginawa at ang kanyang karunungan hindi ba nasusulat sa aklat ng mga gawa ni Salomon? At ang panahon na ipinaghari ni Salomon sa Jerusalem sa buong Israel ay 40 taon. At natulog si Salomon na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa bayan ni David na kanyang ama. Si Roboam na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.